Magandang araw mga ka-agri. Ayan, nandito ako sa ilalim ng talungan natin. Yan, nag-harvest kasi kami. Pagkatapos, napansin ko sa grupo sa Talong Farmer Philippines at saka sa iba pang mga group na bumaba yung presyo ng talong at syempre problema natin yung medisina at saka yung abono. So itong video na ito, pag-uusapan natin paano ba tayo makakales sa ano nila pag may maintenance natin. At the same time, kahit pa paano, meron pa rin tayong ma-harvest at hindi naman masama yung ibinibigay na bunga ng mga talong natin. So ngayon, ito, for the record, 3 weeks, mag-4 weeks na kaming hindi nag-drenching or nag-granular application ng fertilizer. Yes, hindi na kami nag-drenching or nag-granular application sa ating talong. Ito yung talong na Morena F1. So, kung mapansin nyo, ayan, magaganda pa rin naman yung binibigay niyang bunga. Tuwid pa rin naman. Merong iilan-ilan. Diyan, tingnan natin. Ayan. So, bakit ganun? 3 weeks na, hindi kami nag-aabono sa lupa. Ang ginagawa lang namin is foliar application. Every week. So, napansin namin na kaya mag-survive ni talong ng ganun. Nang maganda pa rin yung quality ng bunga niya. Ayun na, ang kikintab, diba? Ang ganda pag mamaya ipapakita ko sa inyo yung yung na-harvest na namin. Konti lang naman ito, hindi pa naman ganun karami kasi nga hindi pa rin namin na-harvest ang lahat. Kasi, di ba, mapansin nyo sa nakaraang video, nagpa-recover kami. Meron pa rin ilang mga portion na hindi pa rin nakarecover. Gawa ng bumalik ulit yung although naka-recover na siya, biglang bumalik yung yung white flies. So, ano yung ginamit namin? Ito, hindi ito video para i-promote yung isang produkto. Bagkos, magsilbing tips lang siguro sa atin. Para hindi naman masakit masyado sa bulsa pagkatapos wala naman tayong magandang kita. At the same time, napagpapatuloy yung farm natin na nagpo-produce pa rin kahit pa paano ng pailan-ilan. Pagkatapos, pag naramdaman natin medyo gumanda yung presyo, edi doon natin bigyan ng magandang mga pagkain sila. So, ito yung mga quality na ibinibigay sa atin ngayon ng talong natin. Ayan, kung mapapansin nyo, mga ka-agri, okay, di ba? Ayan sila. Ayan. Medyo madalang yung madalang yung letter C, di ba? Ayan, di ba? Hindi pa rin masama at ayun, doon sa unahan. Ayan, nakikita nyo sa ilalim. Doon sa kabila, ayun marami yung iba sayad sa lupa dahil nga mabigat na at marami ng yung sa isang sanga nagsusunod-sunod. Ayun, at the same time, meron pa tayong pailailang mga bunga sa itaas na sumusunod yung mga sumisibol tulad niyan. Yan sila. Ayan, baka sabihin nyo kasi hindi na mamumunga yan. Meron pa rin naman. So yun nga yung sinasabi natin na pamamaraan. Ano ba yung foliar na ginagamit namin? Bakit namumunga pa rin siya at mahikintab yung bunga niya? Mahikintab pa rin. Masensya na, hindi masyado naarawan. Mahikintab pa rin, maganda. Kung bago ka rin pala sa channel na to, huwag mong kalimutan ka-agri na mag-like and subscribe. Pagkatapos, hit natin yung notification bell para updated ka sa mga susunod natin mga video. Ayan, di ba? 3 weeks nang walang abono. Pero namumunga pa rin. Sa unahan, inatanggalan na ng bunga yung banda. Ayan, dito muna tayo sa kabila naman, sa slope.
Napansin nyo, yan, meron talagang ano, bunga. Saan siya na guys? Medyo against the light tayo. Ayan sila. Ayan. Oh, ayan o. Ayan sila dyan. Hindi masyadong maano kasi. Paano ba to? Against the light yung video natin. So, actual harvest tayo mga ka-agri. Gaya na sinabi ko, yung makukuha nating mga bunga sa ginawa nating treatment, yun, mga ganito. Wait lang ah, cut tayo sa isang puno. Sa isang puno. Yan. Ito ba? Ah, maliliit pa yung iba. So, ito, ganyan. Ganyan yung sinasabi natin. Ganyan yung mga quality nila. So, kita ba ng maalino sa video? Kapag mura yung presyo, eh di low maintenance din muna tayo kasi kailangan din natin na mag-adjust. Hindi pwedeng sitalong na lang lahat kakain nung ano nung kinita natin. So ayan. Yan yung sinasabi ko. Harvest, harvest pa. Ayan oh, dito ko lang inilagay kasi mahirap pag masyadong mabigat. Pakita natin, meron din namang mga ganyan. Syempre talagang din natin maiwasan yan. Baka sabihin nyo, ganun lahat nung ano. Ayan, mga ganyan. Mga isang dangkal yung haba nyan. Ayan, isang dangkal. Yung mga good, ayan. Sobra isang dangkal. Mga nasa, ano, 7, 9 inch. Practical lang tayo ka-agree. Kailangan natin maging practical ngayon. Tutuloy muna namin yung harvest namin dahil mahirap na abutan tayo ng gabi. Okay? Okay mga ka-agri, secret revealed ang gamit namin. Crop Giant. Triple 19 at 15-15-30 ng Aldis Corporation. Yes. So ito yung ginagamit namin kaya meron tayong ganung quality ng bunga ngayon. Actually, matagal na namin siyang ginagamit. Kaya sa Crop Giant, baka naman mga sir, di ba? Pwede nyo kaming pasyalan dito. So, ito yung ginagamit namin sa ano namin ngayon sa talungan. Every week yan yung application natin. Kapag hindi tayo nakakapag-abono, dapat talaga meron tayong suporta nito. Mm-hmm. Ng triple 19. Pagkatapos, kapag nag-abono naman tayo ng triple 14, ito yung nila pinapartner natin sa dahon. So, every week rin ito. Kaya okay, pwede nating recommended ko to sa lahat ng katalong farmer natin dyan, talong farmer Philippines at talong farmer techniques at talong farmer dyan sa Mindanao. Pwede po ito. Matagal na natin ginagamit to pero maraming bagong lumalabas, sinusubukan naman natin tulad ng Grow More, ng Calmax, Bio 20. Hindi naman sa sinasabi natin hindi sila effective pero dito pa rin kami kay Crop Giant. Yes. Alright. So, ayun. Ulitin natin. Crop Giant, triple 19. Yan yung NPK niya. Triple, 19. At with all the micro elements, nandyan yung magnesium, boron, zinc. Kaya, halos kumpleto talaga siya. Halos kumpleto na. Nandun na yung mga hinahanap mong micro elements. Pagkatapos, ito naman. Ito yung ano rin. Ginagamit namin kapag ano, nag-aabono kami sa lupa ng granular or kaya drenching. Itong 15-15-30. So medyo mataas talaga yung potash niya. Ayos din yan. Walang problema yan. Maganda rin naman yan. So ayun. Maraming salamat sa panonood sa ating video na ito. Sana may natulungan sa lahat na nagtitipid na farmer. Lalo na ngayong bagsak presyo sa atin mga ka-TF. Mga katalong farmer dyan. Sa mga kaibigan natin dyan, ito lang yung practical tips natin ngayon. 3 weeks na kaming hindi nagagranular pero nagko-foliar application kami ng Crop Giant every week. So ayan yung partial harvest natin, konti lang kasi nagpa-recover pa rin tayo pero magpasalamat tayo, meron pa rin tayong kaunti at meron pa tayong pang-suporta sa ating mga panlim.
Yun lang ulit. Maraming salamat. Kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para updated ka rin sa mga bago nating ilalabas na video.